Meron po tayong follow-up regarding po sa inere nating noong October 9, noong Friday lamang po. At meron po itong YouTube title, Part 1 to Part 3, viral video ng lady grab driver at police captain inaksyonan. Nais ko pong pasalamatan, una sa lahat, ang DOJ, Department of Justice, dahil napakinggan po niya tayo at ang maraming mamamayan na nanawagan na sana umusad na yung kaso, aksyonan na ng piskalya ng Taguig ang kaso. And the Taguig Fiscal's Office did. Just that. Nagpalabas na po sila ng resolusyon at kinasuhan po ng unjust vexation si Mary Florence Norial na merong piyansa po na 3,000 pesos. Even while we speak, ando na po si Mau kasama yung kapatid ni Mary Florence. Nire-ready po yung mga papeles, pinapalo up nang sa gayon, kung mahabol today, marilis na po itong si Mary Florence. Pangalawa, nais ko pong pasalamatan si Chief PNP, General Camilo Cascolan. Nakausap ko siya late night, Friday. At matapos ko pang may kwento sa kanya, yung tungkol sa 11-minute video ng pangyari, hiniling niya na padalan siya ng kopya upang ma-review. And we did just that. At noong Sabado, pinag-overtime po ni Chief PNP ang kanyang mga taga-internal affairs service para pag-aralan mabuti ang video at aksyonan. At yung IAS po ay umaksyon na. Mamaya po makakausap natin ang IAS tungkol dyan and then si Mau also kung ano nang nangyari sa nilalakad nilang papers para makapagpiansa na mailabas na si Mary Florence. Now, bago humagkalituan, lalo pat ito'y nakasuhan na ng unjust vexation itong si Mary Florence, gusto ko magbigay ng paliwanag para sa lahat. Nang sa gayon, hindi ho kayo maligaw sa kasong to kasi ang malaking tanong, ano ba talaga ang punot dulo nitong gulo sa pagdating ni Captain Ronald Sakilayan at Mary Florence Norial. It was just a plain and simple violation o pagsuway ng isang tao sa tinatawag na driving etiquette, which is give way to other motorists. In this case, yung tinatawag na do not block the driveway. Ito po ay nakasulat sa driving manual ng LTO. Kapag ikaw po ay nag-a-apply ng lisensya, kapag ikaw po ay nabigyan ng lisensya at legit ang pagkabigay sa ng lisensya ng LTO at hindi galing sa recto, then you should know this. Very basic to. Now, sino po ang sumuway sa patakaran na yan na give way to other motorists at do not block the driveway? Isa pong pulis. At hindi lamang po basta pulis. Isa pong pulis na mataas ang rango at meron pong katungkulan, chief ng investigation. Ang tanong, kapag meron pong mga sumusuway na mga patakaran sa kalye, mga pasaway, sino pong nilalapitan ng mga mamamayan? Di po ba ang mga pulis? Because they're supposed to maintain the peace and order sa ating komunidad. In this case, si Captain Sakilayan po, sa halip na siya ang pasimuno sa paglalagay sa ayos sa mga kaganapan sa kalye, siya po naging pasimuno sa gulo. Now, eto ngayon, nilapitan siya, sinaway siya ng isang sibilyan dahil sa pag-violate niya sa patakaran sa driving etiquette. Sa halip na umurong, nagmatigas, nanindigan. Siguro po napahiya siya dahil isang maliit na babae, patpatin, pagsasabihan ng isang macho, maskulado, malaking mama at may baril, paalisin sa pwesto. No, hindi ko gagawin yan. Sino ka ba? Maari yun po yung nasa mindset at that time ni Captain Sakilayan. Now, mabilis lang po, ano ba yung nandun sa 11-minute ng video na na-review po namin? Not once, not twice, but three times, sinaway ni Mary Florence Norial si Captain Ronald Sakilayan. Makikita po dun sa video na nakaparada ito, nakabalandra sa driveway, ginawang parking lot ang driveway. Una, inilaw-ilawan, binusinahan for two long minutes. Nung hindi natinag, ginawa po ni Mary Florence yung nararapat na dapat ginagawa din natin if we were in her situation, which is bumaba sa sasakyan para tingnan yung driver. Baka nakatulog or inaatake na sa puso. Pinunta niya, kinatok niya bintana, gising pala, wala palang problema. Hindi sila nagkasundo. Umalis si Mary Florence, pumunta sa guard, humingi ng tulong. Si guard, dead ma. For the second time, una po yung pag-ilaw-ilaw. Okay? Pangalawa, yung pagkatok sa pinto. Pangatlo, pagkagaling security guard, si naway na naman for the third time ni Mary Florence, itong si Captain Sakilayan. Kinatok, hindi pa rin natinag. Ano nangyari? After that, napikon si Captain Sakilayan. Again, maskulado, macho, malaking mama with baril. Sino ka ba? Patpating ka lang na babae. Hindi kita papansinin. Pero hindi. In the end,
pinatulan niya. Nakipag-away siya sa babae hanggang sa humantong sa tulakan ng pinto at nasampal siya. Tinawag niya kanyang tropa, dumating isang truck punong-puno ng mga pulis para arestuhin si Mary Florence. Pero bago yan, dinitain niya si Mary Florence sa loob ng Starbucks. Pinigilan niya na makaalis at hiningi niya yung posas sa kanyang anak para mapigilan itong si Florence hanggang sa dumating yung mga pulis. Yan po yung naging problema. Isang mataas na ranggong pulis sumuway po sa isang basic rule sa driving etiquette, ang hindi pagbigay sa ibang motorista at sa pag-block sa driveway. Mamaya, kakausapin natin yung mga dapat kausapin at sinisiguro ko sa inyo, after the show, meron makakasuhan dito. Tatlong kaso ang ibabato natin sa kanya. Kung sino siya, abangan nyo. Mau Peralta, reporter ng RTIA. Mau, nasaan ka? Idol Rafi, magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa Hall of Justice po ng Taguig po. Inayos natin, sir, kasalukuyan yung bail po nitong si Mary Florence. Okay. At magkano yung bail? Actually, sir, napag-usapan nga po natutulong kayo sa bail. Naganda po tayo ng 20,000 pesos. Pero ang maganda po dito, Idol, bumaba po sa unjust dictation yung naging kaso lang ni Mary. 3,000 pesos lang po ang dapat nating bayaran sa bill niya. Okay, good. May ilalabas ba si Mary Florence ngayong araw na ito? Ayun po. Actually, Sir Rafi, ginagawa natin sana na maipilit po na mailabas ngayon. Kaya lang, yung payment order, sir, hindi tayo umabot. So, bukas po, early in the morning, ilalabas po natin. Okay, very good. Kung hindi mailabas ngayon, by tomorrow, most likely. Kasi po, yes, para po, ma-explain ko lang sa mga manonood, na kapag palabas na ng resolusyon yung piskalya, ibabato yan sa RTC or MTC, irarapol yan, at kung sinong judge mapuntahan ng kaso, yun po yung mag-i-issue ng release order. Kasama doon, order ng piyansa. So sa ngayon, Mau, hindi pa alam kung sino yung judge ang maghahawak sa kaso, kanino napunta yung pag-raffle nitong case. Yes, sir. Bali, yun po yung hinihintay natin, sir. Okay. So, hopefully by tomorrow po, at the most, mapapakawalan na po itong si Mary Florence. Sa ngayon kasi, marami kasi mga dapat protocol na sundin, lalo pat COVID. Pero tomorrow, hopefully, mapapakulan ito. Salamat, Mau. Police Colonel Ruel Ferrer, Chief Investigation Intelligence Division ng IAS. Magandang hapon po, Colonel Ferrer. Yes, sir. Sir Rapi, good afternoon po. Okay, nai-refer na po sa inyo ni Chief PNP yung kaso. Ano na po yung pinaka-latest? Actually, sir, papile na po namin itong kaso natin sa ating Prosecution Division. Okay. Bali, papatak po yung kaso niya sa simple misconduct para age, use rude or insulting language, or exhibit similar rudeness to the public. So, yan po yung magiging kaso ng pulis natin. Colonel, excuse me po. Bakit po sabi mo simple misconduct? Hindi ba dapat grave misconduct, Colonel, sir? Hindi po siya papasok sa grave misconduct. At bakit, sir? At bakit, sir? Unang-una po, yung pangyayari kasi, nagpakilala naman siyang pulis. So, nagpakilala siyang pulis off duty. Hindi po yata sir, natin. Sir, sorry, sir, Colonel. Sorry, Colonel. Ito po yung nangyari. Baka hindi niyo po napanood talaga yung video. Yes, sir. Yes, unang-una, sir, kasasabi ko lang kanina, siya po ay nag-violate sa patakaran sa LTO, yung po bang driving etiquette na give way to other motorists, do not block the driveway. Doon pa lang po, sir. Mali na siya doon. Pasaway na siya agad doon. Number two, sir, ilang beses siya paulit-ulit na pinagsabihan na umurong, hindi siya umurong. Nakipag-diskusyon siya sa isang babae na yung babaeng kadiskusyon niya, eh nasa tama naman. And then number four, sir, tinulak niya ng pinto at makikita po sa video, malakas po yung paghampas ng pinto. Sinadya po, ginamit niya instrument yung salip na kamay niya, pinto ang ginamit niya para masaktan niya itong babae. Kaya si babae nanampal. Dinitain niya, that is arbitrary arrest. Inaresto niya po si babae. For what? Sir, bali ganito, sir, ano? Yung pagiging pulis na, sir, hindi naman, sir, napuputol. Kahit na, sir, sabihin kasi nating off duty siya, in case na meron, sir, na mga incident, eh, nagpakilala naman siya ng pulisya. So, okay, siguro, sir, eh, karapatan din niya, sir, na magpakilalang bilang pulis. At, sir, sino po nagpapasweldo sa mga pulis? Kami, mga taxpayer. So, sir, meron siyang binayulate right there and then sa patakaran natin sa traffic. So, dapat, bilang isang pulis, nagpakita siya emplo, eh, umurong na agad siya. Yan po nga ang sinabi ni Colonel Celso Rodriguez. Dapat umurong siya. Tapos ng problema. Ba't di siya umurong, sir?
Ano meron? Nga, sir, is he entitled? Yun nga sir, pumasok yung ating kaso sir dahil unang-una parang insulting yung pangigano niya saka hindi siya naging professional na police. Pero sir, so, isn't that grave misconduct? Because sir, yung conduct na pinakita niya, very very unbecoming as a police officer na gentleman, at lalo pat nanampal ka ng isang babae at ngayon umaresto ka ng isang tao na wala ka namang karapatan umaresto sapagkat wala naman siyang kasalanan. Nung nagpakilala siyang pulisir, hindi ba sir dapat na arestuhin mo yung taong ikaw mismo ang ano sir, kasi direct assault sir yung ginawa niya. No sir, no sir, tapos ni direct assault na pag-usapan niya. Kaya nga sir hindi inintindihan po ng piskalya yung kasong direct assault because at that time he was not wearing his uniform, he was not on duty. So kaya nga po drinap po ng piskalya, FYI, yung kasong direct assault. Sir, tulong kita sir. Sir, na-file sir yung kaso nila sir. Yung sir, from direct assault nga po sir, sir, binaba po to unjust vexation na lang. Ang trabaho ng pulis sir talaga is mga arresto sir. So siguro sir ano na lang ng piskal kung ano yung sir, yung piskal nga sir nagsalita na sir Kasi po ang pinal na kaso, direct assault to person in authority, yes, number one. Alarm and scandal, number two. In fact, wala nga po dun sa dalawa yung ipinal na kaso ng piskalya. Bagkus, wala po dun sa dalawa, kundi yung piskalya mismo naghanap na ng butas para dito kay Mary Florence, which is unjust vexation ang pinakamababa sa lahat ng kaso. Sige sir, actually sir, hindi namin masyadong inanoyin doon sa criminal aspect, ano sir? Pero dito lang kami sir sa admin. So kaya, pasok lang kasi sir sa doon sa pagiging rudeness sir. Sandali po sir ha. Yusek yes, Bernardo Flores Jr., Undersecretary for Peace and Order, DILG. Yusek Bernardo, magandang hapon po sir. Yusek, napanood nyo na ba itong video tungkol po sa isang police officer at saka isang Grab driver na nagkagulo po sa isang Starbucks sa Taguig? Yes, oo. Partly napanood ko yung video. Apo. Now sir, kasi ang gusto kong ipalo dito sir, grave misconduct kasi why? Una-una sir, as a police officer, dapat siya po ang sumusunod sa patakaran, hindi siya nagbabiolate sa driving etiquette which is give way to other motorists and do not block the driveway. Now which he did. And then, pinagsabihan na po siya ng kakapanyang motorista 3 times. Pero nagmatigas siya, sir. He stood his ground. Tapos, pangalawa, sir, nakipag-away po siya sa babae. Tinulak niya ng pinto. Itong si babae, gumantis, nanampal. Pero mo, sir, kalaking tao, maskulado, may baril. Makikipag-away ka sa patpating babae. Pangatlo, sir, inaresto niya si babae when in fact he doesn't have the right and authority to arrest that person at that very moment. So sir, di ba dapat ito sir, grave misconduct, hindi lang po simple misconduct? That's right, Rafi. Unang-una, tignan natin kung ano talaga yung violation ng police. Unang-una, nasabi mo nga, kababaeng tao, and then siya naman ay isang police, dapat maging gentleman enough. Opo, sir. Yes, kung may talagang may kasalanan, then arestuhin ng maayos. Pero tignan din natin yung kabilang banda. Baka naman yung, of course, hindi ko nakita yung video kasi ang napanood ko lang yung pagtatalo na nila. Pero the manner, kung paano ba yung approach ng babae, si Florence. Opo. Yung manner din ng approach niya siguro sa police. Baka nabigla rin naman si Captain. Pero sir, in the first place, sir, dapat, pag meron po mga pasaway sa kalye, sino pong takbuhan natin? Di ba mga police? At this time, yung pulis po ang pasaway, nakabalanda po siya sa driveway. Hindi po makadaan yung tao. So inilawan siya, binusibusinahan, ayaw niyang umusod. Ginawa ng babae yung tama lang, which is tingnan kung baka naman natutulog na or inatakan sa puso yung driver, yung pala gising, kinatok at pinagsabihan. Hindi po sumunod. Pumunta pa po sa security guard itong babae para humingi ng tulong sa security guard. Yung security guard po, hindi rin tumulong. At nakita po ng police take note habang pupunta sa security guard, itong si babae, nakita po ni lalaki na pupunta sa security guard para humingi ng tulong. Ngayon sir, kung matino kang police, doon pala nahiya ka na sa balat po, umurong ka na para matapos ng gulo sir. Nanindigan po siya sir hanggang kinatok po siya for the second time. Yeah, tama ka doon, Rafi. Bilang pulis, dapat sila ang sumusunod sa batas. They should not be violating the law. Kasi kung ganun, di ba? Paano pa maniniwala sa atin ng mga tao kung hindi tayo sumusunod sa batas? Yun niya, napakasimpleng batas traffic, di ba? Opo. In fact, most likely, na-violate niya kasi driveway yun. Hindi ko lang alam kung temporarily parked ba siya doon o talagang nakapark siya. So that's another violation kung illegal parking yon. Illegal parking yun, sir. Kasi sir, he's been there for quite some time. Buti sana sir kung nag-load and unload lang siya at PWD pa lalo na. Wala sir, he was just there
sitting, waiting for somebody, I don't know, sa pagputi ng uwak, inintay niya, o pag-itim ng elepante. He was just there. Yun nga po sabi ni Celso Rodriguez ng Taguig, makausap ko pala nung Friday, sana umurong na lang siya, tapos ng gulo. Pero bakit po siya nanindigan at talagang pinikunya yung kapwa niya motorista at hindi siya umurong at pinagmalaki niya? Ito ang sinasabi ngayon ng chief ng IAS, nagpakilala ng pulis. So ibig sabihin pala nito, kung susundin natin yung logic ni Colonel Ruel Ferrer ng Chief Investigation Intelligence Division ng IAS, pag meron palang isang violator dyan at yung violator ng pakilala ng pulis, tumahimik na tayong mga sibilyan. Hindi naman dapat yun ang Rafi. Yun pong sinasabi po ni Colonel Ferrer nagpakilala siyang pulis. So dapat tumahimik ka na dyan, huwag mo nang pagsabihan ng isang pulis. Parang ganun po yung logic ni Colonel Ferrer. Kaya po sir, pupunta kami sa inyo sir, mukhang hindi yata makakuha ng tamang hustisya itong complainant namin. Kung pababayaan na po namin ito sa IAS, siguro sir, makikialam na po dito ang DILG sir. Kasi kayo po, civilian authority versus ito pong IAS, ito nga matagal na namin nilalakad eh. Dapat po yung IAS ilagay na po sa kamay ng civilian authority. Huwag na sa puro mga pulis na nag-iimbestiga, kasi nandiyan magka-classmate, magka-kumpare, magka-mate, magka-batch, di ba, Yusek? At alam ko kayo, Yusek, civilian authority, so dictate upon these people kung ano talaga ba ang mas mataas, civilian authority o police authority. Yeah, sige, titingnan natin Rafi kung ano, hindi satisfactory yung magiging ang gagawin ng ating authorities dito. Although nakausap ko si Chief kanina, yun nga, nasabi niya kanina na tinitignan na ng IAS. So, IAS na mismo mag-initiate ng kaso against sa Captain Sakilayan. Ngayon, the complainant or si itong si Florence can also initiate her own complaint. Si Mary Florence, sir, tinutulungan namin, sir, kasi wala namang kalaban-laban to, walang kaboses-boses. Anyway, sir, ang pinupoint out ko dito kasi, sir, ito pong IAS, kasi si Chief PNP ngayon nasa cabinet meeting, inatasan ni Chief PNP to investigate. At mababaw po yung kasong isasampa nila dito sa kapwa nila police, which is simple misconduct versus as opposed to grave misconduct. Di ba, sir? Kasi nga po, sir, given those elements na mention ko na po. Sige. Hindi ko rin kabisado yung elements ng ano. Yun nga po sinabi ko na yung naging pasaway siya, tapos pumatol siya, maskulado siya, police, may baril, tinulak niya yung babae, hanggang sa nasampal siya, tapos inaresto niya yung babae. I mean, abuse of authority pa nga, sir, kung tutuusin. Okay. Yeah, sige. Tignan natin kung saan niya papasok na element. So, sir, pakitulungan lang sana, sana po, sir, wag po bumagsak sa simple misconduct. Okay, sige, Rafi. I can direct the PNP. Ay, salamat po. Asahan po namin, Yusek Bernardo. Mabuhay po kayo, sir, Yusek. Yeah, thank you then, Rafi. Attorney Gary Tungol. Yes, sir. Kanina sir, ka pa nakikinig. Yes, sir. Anong takeaway mo dito? Takeaway ko dito, sir, no, is napakadaming violation na na-commit. And tama po kayo, dapat pumasok to sa tinatawag natin grave misconduct. And I would like to start by saying, ano ba ang grave misconduct? Ang grave misconduct po ay isang pagkakamali sa official duty ng isang tao that amounts to a crime. And sa ngayon, nakikita ko po ng actions ni Captain Sakilayan amounts to a crime. Hindi po to simple misconduct lang. It's not negligence. It's a willful act para gumawa ng krimen. If I may, sir, we have an extended discussion on arrest, no? I think beneficial for the show pati sa mga netizens natin. Gusto ko kasi explain na ang unwarranted arrest, defined yan under Rule 113 Section 5 ng ating Rules of Court, na kapag may ginawa kang krimen, pwede kang arestuhin ng police officer. Yes, that's true. However, pagkatapos ka pong arestuhin, it is your legal duty to produce that person sa fiscal or sa inquest officer, Sir Rafi. Dito sa case na to, hindi nangyari yung ganun. Dinelay bago ipakita sa isang inquest officer. Ngayon, bakit importanteng mapakita ka agad sa inquest officer? Well, ang inquest officer, Sir Rafi, magde-decide agad yan whether he will issue a resolution filing it to court na may recommended bail na, or he will release you for further investigation. Ang nangyari dito, sir, wala dun eh. Hindi nila na-deliver to. Tandaan natin na ang final lang fiscal natin is unjust vexation. Ang penalty nun is arrest to minor, which is 1 day to 1 month imprisonment, Sir Rafi. So, ang nangyari dito, nakulong siya ng walang dahilan. What is the crime now? Ang nangyari dito, ang ginawa ni Captain Sakilayan amounted to, first, delay in the delivery of a detained person dahil delayed ang inquest, and second, arbitrary detention dahil wala naman silang reason to hold her dun sa detention cell. Okay. Ang sabi kasi nitong si Colonel Ruel Ferrer ng chief ng IAS, pulis siya, may karapatan siya umaresto. Pulis yes, pa rin siya, kahit na siya raw ay off duty, pulis pa rin daw siya. Yun ang pinagdidikdikan kanina pa, mawalang gala na kay Colonel Ruel Ferrer. Tama? Yes. Mali? Anong tingin mo? Napakamali, Sir Rafi. Again, ito yung legality ng term ng direct assault, no? Hindi basta police officer ka pag tinamaan na kita direct assault na yon. No.
aside from being a police officer, you need to be a police officer on duty. Now tell me, dun sa police na nagsabi nun, part ba ng duty ng police bumili ng kape? I'm betting yung pagkabugado ko, it is not, Sir Rafi. So huwag niyang gagamitin yung reason ng direct assault. That's a pathetic excuse. Ano yun? Napaka-kulang sa legal knowledge naman ng police na yun, Sir Rafi. So that argument, it's gone. It's bunk, sir. Wala. Yung pagsasabi kanina ni Colonel Ruel Perer na, nga, nandoon ka, basta white ka, naka-black ka sa driveway, pero nagpakilala ng police. So okay lang ba ang police na mag-violate ng mga batas natin sa Pilipinas? Exactly, sir. Napakaganda ng point niyo, no? So kapag nagpakilala akong police, anything you do against me is direct assault. Hell no! Sa revised penal code natin, aside from being a police, be a police on duty. Kailangan nagtatrabaho ka, and on that occasion ng pagtatrabaho mo, doon kita sinaktan. Yun ang direct assault. Hindi kita basta sinaktan because of your title, because of your status. So ibig sabihin, yung mga police, they're still liable sa batas natin kapag nag-violate sila. In this case, violator siya ng batas. Dapat liable siya doon or dili kay umurong na lang. Kaso ang sinasabi kasi ni Colonel, ito, nakasabog sa ulo ko. Nagpakilala ng police. So pag nagpakilala pa ng police, pwede ka ng left and right niya maggulong-gulong sa kalsada, magharang ka ng kalsada niyan. Huwag mong padaanin mga motorista, police kasi ako. Huwag mong pakilama sa ginagawa ko. Parang ganun ata ang pagkaintindi ko. Tama, sir. No? Ganun yung gustong palabasin. Na parang police yan. So dapat nasa privileged status sila. They're immune from our scrutiny. Hindi eh. Hindi dapat ganun sa Rafi eh. So Attorney Garrett, isa na lang. Gusto ko magsampa tayo ng kaso, Will Help Mary Florence, doon sa police kapag nakapagpiyansa na. Ano yung mga possible cases na pwede natin isampa sa police na si Captain Sakilayan? Ang nangyari po kasi dito, na-delay first of all yung inquest. So that's delay in the delivery of detained persons to judicial authority under Article 125 ng Penal Code natin. Second, arbitrary detention because they kept her even though walang inquest. So that's under Article 124 ng Revised Penal Code. And third, may unlawful arrest sa Article 269, Sir Rafi. So there's three crimes na pwede. So tatlong krimen ang isasampa natin. Okay, yes. Ngayon, okay na tayo dun sa criminal aspect. Dito kinakabahan ako, ninenervyos ako rito pag napunta na sa IAS, mawalang gala na sa mga taga-IAS. Kasi dito pa lang, kumbaga hindi pa tayo nakaapak sa pinto, kumakatok pa lang tayo, ayaw natin pagbuksan at sinabihan na police kasi yan, nagpakilala ng police. So, simple misconduct. Yes, sir. So, Attorney Garrett, ipaglalaban natin to sa DILG na grave misconduct. Okay. Tama po, sir. Siguro, yung buong pwersa ng ACCIS gagamitin natin dito dahil meron naman talaga na api at ito yung sinumpaan tungkulin ng ACCIS na para tulungan yung inapi. Very clear may inapi rito. So buong pwersa si Congressman Eric Yap, Congresswoman Jocelyn Tulfo at Congresswoman Ninyo Taduran ay magsama-sama at dalhin to sa Kongreso kung kinakailangan na para maging magkaroon ng awareness na stop na itong pambubuli ng mga pulis sa mga sibilyan just because sila yung naka-uniform or just because sila yung mga pulis. Yes, sir. Tama po. Okay. Salamat, Attorney Garrett. Colonel Ferrer, sir. Yes, sir. Pasensya ka na, sir. Na-lecture lang kita tuloy ng oras. Sir. Medyo na-enlightened din ako, sir. Maganda rin, sir, yung naging discussion natin, sir. Sir, ang tinignan kasi naming angle dun sa sinasabi mo na traffic. Ano yung, sir? Drive-thru. Sir. Yung po ay yes, driveway. Pag drive-thru, sir, yung bang hihintay ka ng order mo, then you have... Di ba drive-thru? It was a driveway, sir. Sir, driveway, sir. Sa sir nung Starbucks, sir. Naghihintay sir driveway, ilalaya, sir. Driveway, sir. Pumunta kayo sa Starbucks, sir. Magtanong kayo. Driveway po yun, sir. It was not a drive-thru. Sige, sir. Ang pagkakaano kasi, sir, sa amin ng guardia, sir. Drive-thru, sir, yun. Drive-thru ng Starbucks, sir. Hindi, sir. Driveway po yun, sir. Sige, sir. Pag drive-thru, sir, ang pinakaiba ng driveway sa drive-thru, ang drive-thru, sir, maghihintay ka at yung nasa likod maging pasensyoso dahil hanggat hindi po nabibigay yung order. Waiting doon sa kanyang order, sir. Exactly. So, sir, driveway yung sir, hindi drive-thru. Yes, sir. Sige, sir. I-clear ko na, i-clear namin yan, sir. Kasi yun, sir, yung pagkakasabi, sir, ng guardia sa kanyang manager, sir. In fact, sir, yung guardia, sir, isa sa mga pakakasuhan namin or depende kung anong gusto mangyari ni Mary Florence, pasisiba ko po ito sa sosya dahil hindi niya ginawa yung kanyang duty which is sawayin. Yes, sir. Sana, sir. Nagsabi na siya agad, sir. Yes, sir. Ang masaklap pa nito, nakipagsabuatan mo sa polis at magtitistigo laban dito kay Mary Florence. So doon pa lang, sir, nagsasabuatan na si Colonel, bago pa naman magkahiya ang Colonel at magsasanay pwersa po yung ACCIS, sir, believe me, patatawag ka po sa Kongreso. Ito po yes, pinaka... sir. Sige, sir. Stand ko, sir, dito sa ano dahil yun lang, sir, yung nakita namin, sir. Pero yung enlightenment mo, sir, doon sa mga violation,
Pag-aaralan namin, sir. Pag-aaralan namin. Pag-aaralan nyo, sir. Kasi, sir, talaga, seryoso na ako, sir. Today, tatawagan ko po lahat ng miyembro ng ACCIS at ito po itatalakayin sa Kongreso at meron po talaga malilintikan dito. Okay, sir? Colonel? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, I hope na enlighten ko na kayo, sir. So, sir, yes, therefore, sir. Yes, sir. Ang maging kaso niya po siya, grave misconduct na, sir. Sir, titignan ko muna, sir. Hindi ako makapag-suggest, sir. Ha? Hindi ako makakapag-bigay ng halos sa'yo, sir, ng direct na answer. Kaya, sir, sir, pagdating sa Kongreso, pagtutulungan ka lahat ng mga congressman doon, kukuyugin ka at pagagalitan ka at ha? Pagsasabihan ka, yes, hoy, yes, hindi mo ata alam ginagawa mo, Colonel, dapat grave misconduct. Anong gusto mo? Ngayon yes, pa lamang, tayo-tayo pala nag-uusap o doon sa Kongreso kukuyugin ka at ikaw ay mapapahiya sa harap ng maraming congressman at congresswoman? Sige, sir, ay na-enlighten mo ko doon sa mga binigay ni ano, sir, ng mga DALG saka yung sa ACCIS. Sige, sir, sige, sir, i-review namin, sir, i-review namin. Very good. Thank you po, Colonel, yes, thank you po. Yes, sir, yes, sir. Sir, lagi naman tayo magkasama, sir. Opo, Colonel. Sige po. Lagi pa tayo magsasama, sir, pag lagi po tama yung ginagawa natin pareho. Ano po, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nasa tama lang tayo, sir. Opo, Colonel. Nasa tama lang tayo, Colonel. Ito yung masakit eh. Ayan, oh. Tinatype. Power trip. Pag pulis ka dito sa Pilipinas, pwede ka na magmayabang. At kukusintin ka ng mga kabaro mo. Ngayon pa lamang ako po'y humingi ng pasensya kay General Debold Desinas at saka General Peralta ng SPD. Sir, mahina po yung mga kukote ninyo at konsitidor po kayo sa mga mali. Ang hindi ko lang po maintindihan, General Sinas at General Peralta, ano bang meron kay Captain sa Kilayan at kinakampiyan nyo siya kahit mali na siya? Ano bang meron? How special is it to you guys para kampiyan nyo siya? Itataya nyo pa ang inyong pangalan, ang inyong rango, ang inyong future for this guy. Why? Despite the fact overwhelming na ang sigaw ng mga netizen, abuso, 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 and yet kayong dalawa dyan, General Sinas and General Peralta, paninindigan nyo, kinakampiyan nyo pa rin to. What the f***? Anong meron dito kay Captain Sakilayan at ganun lang kung inyo pong siyang depensahan? I don't know. Mga netizen, your guess is as good as mine. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi, meron na po itong 15.3 million subscribers. So, huwag niyo pong kakalimutan na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button sa gilid and pindutin niyo po yung all para lagi po kayong updated at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Meron na pong 15.3 million subscribers. Okay.